Hello, good morning mga momshies. So ayan, ang video po natin na to ay continuation po ng tutorial natin last time. So meron lang kasing request yung Kinder St. James. Sabi nila, teacher, paano po marunong na magbasa? So sa St. James po kasi, sa pagtutulungan ng parent and teacher, yan, na-achieve namin ang reading comprehension ng bata. Ng ilang mga bata ko, yun, nakakabasa na sila ng mga stories, yan. So, ngayon, hindi na nila kailangan yung first video ko. So, eto, kailangan natin magkaroon ng basic sight words. So, nagsulat muna ako ng sa tingin ko ay dapat mauna. So, ito pong sinasabi ko sa aking mga video, ito po ay base lamang sa aking experience sa pagtuturo at sa pag-tutor at sa pagkakaintindi ko sa mga bata na may mga ganitong edad. So, hindi po ako ito yung tama, ito yung ganito. Kasi meron po tayong mga individual differences na ikinoconsider ang mga teacher. So, ngayon, depende sa mga estudyante kung ano yung dapat na ipasok. Kung merong mga mahihina, hindi naman natin siya binubukod. So, yung mga mahihina, tinututukan lang natin sila. Ganon. So, ngayon, nagsulat ako ng basic sight words na sa tingin ko ay kailangan munang mauna para sa comprehension, reading comprehension ng mga bata. So, ang una po natin is and are. So, is and are, yan ay mga function words, auxiliary verb na ginagamit natin. So, ngayon, kung halimbawa is pag-iisa lang and are pag marami siya. For example, magsusulat kayo sa tutorial notebook ninyo, ha? Hindi kung saan-saan ang papel kasi baka kung saan-saan na naman yan nagluto tapos naibaba kung saan. Tutorial notebook, para meron kayong nire-review, meron kayong tinitingnan-tingnan, yan. So, is. Uunahin nyo si is. Bawa, apple is red. Apple is red. Magpapakita kayo ng one apple, isang apple. Or di kaya kung wala kayong available na apple, sabihin nyo na lang isa. Or mag-drawing kayo ng isang apple. Mas madali yun. Mag-drawing kayo. Or kung may apple naman kayo, pakainin nyo ng isang apple. Pwede naman yun, di ba? So ngayon, apple is red. Ano ibig sabihin niya, anak? So sabihin nyo, pag is ang ginagamit, pag is ang nasa gitna ng dalawang salita, yan ay tumutukoy sa iisang bagay lang. Better kung samahan niyo muna siya ng drawing para makikita din niya na ay pag-is ito isa lang. Yan, tapos sa R, syempre mas marami, apples are red. Yan. Isip kayo ng mga bagay na pwede niyo ipasok yung word na R. Lalagay niyo siya ng guhit. Magbigay ako ng example ha, para madali. Pasensya na lang sa sulat. So, yan. Lalagay niyo siya ng guhit para alam nila na yun yung pinapag-aralan ninyo. Tapos dito, mag-drawing kayo. So, ayan. Ayan. Apple is red. So, yun. Meron tayong tatlong apples. Kaya, apples are red. Ganon. Yun ang mga example ng ng is and are. Yun ang example ko. Kayo naman. Magbigay naman kayo ng example. Bihayin nyo sa bata. Paintindi nyo yung is and are. And then, move tayo sa A and an. Ang binibigkas siya kadalasan ng a, an.
Or minsan, depende kasi dun sa ano. Depende dun sa word na kasunod niya. So, ito. Ito naman. Gamit ay a. A man. A cow. A rabbit. So, pag a, ang ginagamit natin, ang kasunod na word nun is nagsistart sa consonants. Ano-ano ba mga consonants? Yung mga B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, yung, yun. Nagsisimula siya sa consonants. So, dito naman sa an. Example ko is, an apple, an orange, an eagle, an octopus. Yan. Pag an, kasunod po na word ay nagsisimula sa vowels. Naman tayo sa this and that. So, pag this and that, madali lang yan maturuan sa bata. This notebook. So, hawak ko, ibig sabihin, this. Pag malayo sa akin, nando doon siya, pero notebook din siya, that notebook. So, pag malayo, that. Pag malapit, this. Kung ang tinutukoy mo ay malayong, malayo sa'yo na bagay, that. That book. That cell phone. That table. That fan. So, this notebook. This eyeglasses. This ponytail ay malapit sa akin. Kaya this. So, pag this, malapit. Pag that, malayo. So, yon. Dito muna tayo. So, ito muna ang ating papag-aralan. Ano-anong mga words yon? Is, are, a, and this, and that. Para makakabasa na sila ng English. Mag-create na kayo ng sentences gamit ito. Yung next na ano natin is, halimbawa, the apple is red in color. Mga ganon. Paano na tayo? Pa-complex. So, kung kaya na niya agad, mabilis lang to sa dyan sa mga kinder St. James na mga marunong na magbasa. Madali lang kasi yan, pumick up sila. Pag basta tinututukan lang kasi yan sila talaga. So, the apples are sweet. So, wag tayong lumayo dun sa example natin. Kung ano yung example natin, mag-step lang tayo dun ng mas complex para hindi masyadong mabigla yung ating mga anak. Remember, pag nag-example po tayo, kailangan easy, papa, hard. Hindi pwedeng bibiglain mo agad. Kung hindi pa makuha ng bata, okay lang. Ulitin mo next day. Ulitin mo the next day. Ulitin mo pa rin. Yan. Sa ganitong age kasi, mentras paulit-ulit, mas maintindihan nila at mas matatandaan nila, mas matatatak sa isip nila kung ano yung mga itinuro mo. Gets? Yan. So, sana nakatulong sa inyo to. At sana tulong-tulong tayo sa pag unlad ng ating mga bata. Huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. And hopefully, tayo ay makaligtas na dito sa COVID-19 na ito. So, sabay-sabay tayo mag-pray every 9 p.m. bago kayo matulog. Yan, magdasal. Para makinig sa atin ng Diyos na tayo ay tulungan dito sa COVID na ito. So, together, we fight
COVID, and together we will help our students learn more. Thank you and God bless. Don't forget to subscribe.